washing. Konting explanation lang tayo ngayon. Wala sound check, wala tutorial. Diba para maingay na ako ng sound. Okay, anyway. Para dun sa nagtatanong kung bakit kailangan daw gumamit ng crossover or hindi, or ano daw ang trabaho ng crossover. So basically mga bossing, yung crossover is an audio processor that separates different frequency values of your audio output. So kaya natin nare-recommend na mag-crossover, lalo na sa mga naka-dual amp or tri-amp setup, ay para po inyong mahiwalay ang mga frequency audio output ng bawat amplifiers na gusto nyong ipang-drive dito. Kung halimbawa, ang inyong amplifier na isa ay for high, yung isa ay pang mid, at isa ay pang low. So you can separate the frequency output and divide it into equal channels, ay equal amplified output. So ibig sabihin, kanya-kanya amplifier, kanya-kanya ang amplified output. Kanya-kanya nyo siyang mag-customize, ma-set sa inyong sound preferences. So kaya yung mga tanong dyan, sir, okay, mag-crossover, etc., etc., etc. Kung naka-single amp ka lang naman, I preferred na huwag na kayong mag-crossover. Gamit na lang kayo ng equalizer kaya mag-crossover. Kasi anong use? Equalizer is very different from trabaho ng crossover. May paliwanag din tayo dyan tungkol sa equalizer. So kaya i-check nyo na lang yun. So yun na nga. So yun, very simple lang naman yung tanong, kaya simplihan lang natin yung sagot. Okay, ang crossover ay dun ginagamit para inyong maihiwalay ang kanya-kanyang frequency out o yung kanya-kanyang tunog, no? Yung kalansing, yung ingay, yung boses at yung baho, yung bass. Okay? So ganoon lang po kasimple mga bossing. Kaya ano pang gagawin natin? Stay home, stay safe, magahit. Sound trip lang, walang battery band. Rock and roll. Miss you mga bossing.